Hello guys, this is Bullet of Rizal Tech Guide. And welcome sa segment ng MikroTik Rizal. Dito sa episode natin ngayon, kakaroon tayo ng comparison between the MikroTik LTE product lineup. And nagkaroon din ako ng chance para buksan yung LHG LTE6. So meron tayong video of the teardown, how to open the case. At nagkaroon din tayo ngayon ng comparison between the speed testing sa LTE 4G, LTE6 and LTE12. And yun yung suggestion ni Sir J. Soriano of MikroTik Learning Group Philippines. Si Sir J yung one of the certified MikroTik trainer dito sa sa Saudi. Sa Saudi siya naka-assign. So, hello Sir J. And yung mga co-trainer ko rin, hello to Sir Oxbin, Sir Mark, and Sir Roy. So, si Sir Roy, hindi pa kami nakikita niyan. And, ayun, yung next video natin is yung ating comparison. Okay, so para matulungan kayo sa pagpili ng MikroTik LTE lineup. Pag-usapan muna natin yung MikroTik LTE mini PCIe card. So ito yung modem ni MikroTik. So meron tayong available na LTE 4G, LTE6 and LTE12. So yung LTE12 ngayon is currently available sa MikroTik siya po. And wala pang available na mini PCIe na separate. Okay. So yung model name for the LTE is R11E LTE and sa 4G naman is R11E 4G and yung LTE6 is R11-LTE6. Tapos check natin. Yung R11E 4G is LTE Cat 4 modem yung technology niya. And the advertised speed that we can get dapat dun sa ating mga ISP provider is 150 Mbps download and 50 Mbps uplink. Pero dito sa Pilipinas, hindi pa natin na-reach yun. So, usually, up to, ina-advertise ng iba is up to 42 Mbps. And, meron itong support for LPFBB bands 3.7 and 20.31 and sa LPFBB bands na 41 and 42 and 43. So, yan yung yung ating sa 4G. And yung sa LTE naman is LTE Cat 4 modem din siya. Pero ang difference niya with the 4G, meron siyang backup for 3G and 2G network. So ibig sabihin if dun sa lugar is walang available na 4G, at least mag-work pa rin yung LTE natin sa 3G and 2G. So the available band for the 2G is 2358. Sa 3G naman is
1258 and LTE FDD bands is 1237820 and yung sa TDD bands is 3840. Pumunta na tayo sa LTE6. So ito yung in-unbox natin, yung LHG LTE6. Cat6 modem technology na siya. And yung maximum advertised speed that pwede natin makuha is 300 Mbps download and 50 Mbps upload. Meron din itong yung backup for 3G and 2G. And the special thing about the LTE6 is meron siyang carrier aggregation na up to 2 bands at the same time. So, the 2G bands is 2358, 3G band is 1258, then the LTE FDD 1, 2, 3, 7, 8, 25, 12, 17, 25, 26, and for the TDD 38, 40, 39, 41, and so si LTE6 yung pinakamarami yung available na bands. Then pumunta naman tayo kay LTE12. So si LTE12 naman is available lang currently nakalagay kay SHA-2 LTE12. So the speed na advertised that we can get because of the CAT12 technology is 600 Mbps. And eto naman dito sa LTE12, tatlong bands at the same time yung pwedeng mag-aggregate. And the available 3G bands dito is 1, 5, 8, and 3. And for the LTE, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 sa FDD and TDD 38, 40, 41. Ang wala dito kay LTE 12 is yung 2G. Wala siyang backup for 2G. Pero with 3G, meron. So, yan, na-discuss na natin yung mga different mini-PCIe modem. Punta naman tayo dun sa mismong router na natin. So, dito kasi sa MikroTik, yan, may tinatawag silang MikroTik Integrated Router with LTE Antennas and mini-PCIe slot. So, ibig sabihin, etong lineup na to, wala pa yung mga modem sa loob. So, separate. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano yung merong lineup na may modem na at saka may router pa. So, dito yung mga na-unbox natin in the previews, meron tayong LTAP Mini. So, yung inbox naman natin is LTAP Mini LTE. Pero with this, pinapakita kong example, wala pa yung mga wala pa siyang LTE, wala pa siyang 4G. So, yung integrated router pa lang to with built-in LTE antenna. At the same time, merong mini PCIe slot. With the LTAP Mini, meron itong 2.4 G wireless dual SIM. Pero pag dual SIM ni MikroTik, hindi siya pwedeng mag-function ng sabay. So, pipili ka lang ng isa. Pero parang callback mo lang yon just in case dun sa lugar wala yung isang signal ng isang IS provider. And yung meron dito sa LTAP is yung built-in GPS, then license level 4. Yung antenna gain ng LTE niya is 3.5 dBi. And then the next is may tinatawag tayo yung in-unbox natin WAP LTE. So with
the WAP model, meron tayong dalawa. Yung WAP-R na tinatawag and WAP-R AC. Yung AC yung may dual band. Okay. Yung 2.4 wireless is available kay WAP-R. Then yung 2.4G and 5G wireless kay WAP-R AC. Tapos kay WAP-R AC may dalawang available na Ether port. So si WAP, yung in-unbox natin, WAP LTE, isang Ether port lang yan. Then meron itong license level 4. And the built-in antenna is 4 dBi. At weatherproof din ito. Okay. So, yung nilagay natin dito is may mga iba pang lineup si MikroTik na ano, merong built-in wireless. So, hindi ko na nilagay. So, ito yung mga nauna. Si LPAP, si WAP, WAP-R, and then yung next naman, yung next sa lineup natin is wala na silang wireless. So, parang built-in antenna, router, and yung available na ano, mini-PCIE slot. So, yung next, yung tinatawag natin SXT. SXTR. Meron itong ano, yung siya lang yung merong LTE signal strength na LED or indicator. Then, dual SIM. Isang PoE in and PoE out. Ang license level niya is 3. And yung antenna gain niya is 10.5 dBi. And weatherproof din yung ano, yung casing niya. So, meaning, with the higher antenna gain, so mas malayo yung pwede nitong ano, deployment. Or mas malayo yung sagap niya just in case na medyo remote yung area mo o medyo malayo ka sa tower. And then yung susunod, yung LHGR, license level 3. So, ito yung pinakamataas, yung antenna gain, yung 21 dBi and weatherproof. Ito, pamalayuan talaga yung, ano, yung implementation. So, ayan, next. Ayan. So, paano ba nagkakaroon ng tinatawag na MikroTik kit? Ibig sabihin, meron ng integrated router and meron na rin ano, mini PCIe in a modem. Yung diniscuss natin kanina. For example, ang aking mini PCIe modem is the R11E 4G. Ngayon, pinakita natin yun kanina dun sa MikroTik integrated router with built-in antenna and mini PCIe slot. Itong modem na to ilalagay natin dun sa loob. So, si LTAP, yung slot niya na mini PCIe, ilalagyan natin ng R11E 4G. Magiging ang tawag na sa kanya is LTAP Mini 4G Kit. So, ito is available with MikroTik na nakaset na. Pero yung kanina, available din yung kay MikroTik individual. So, pwede mong i-assemble. And the next is the WAP-R. Pag nilagyan mo siya ng R11E modem, pagiging pangalan niya is WAP 4G kit. And same with the SXT. SXTR plus R11E 4G magiging SXT 4G kit. And LHGR, LHG 4G kit. So, hindi ko lang alam kung available yung individual product ngayon sa mga authorized reseller natin. Pero yung mga kit, alam ko available na. So yan, yung next video natin is yung pag-open ko ng ano, casing ni LHG LTE6. So tingnan natin yung loob and makikita nyo din doon yung ano, yung LTE6 modem or R11E LTE6.